Umapila naman ang sangguniang panlalawigan ng Pangasinan sa Kamara at Senado na imbestigahan ang natuklasang operasyon ng pekeng sigarilyo sa bayan ng Bugalyon. Nagbabalik sa report si Nora Dominguez. Hiniling ng miyembro ng sangguniang panlalawigan na imbestigahan ng Kongreso at Senado ang natuklasang operasyon ng pekeng sigarilyo sa barangay Purtik sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Nanawagan si Board Member Raul Season, kay Senate President Tito Soto, Senador Grace Po, Senadora Sencha Villar, ng Senate na Blue Ribbon Committee, Senador Richard Gordon, Chairman ng Blue Ribbon Committee, Senador J.V. Ejercito, Chair ng Health at Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, na kung maaari ay isagawa ang Congressional Inquiry sa natuklasang operasyon ng paggawaan ng pekeng sigarilyo sa kanyang distrito na kung ano ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa o economic sabotage sa masamang idudulot sa kalusugan ng kumakalat ng pekeng sigarilyo. Nanawagan din si Season kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumulong upang maimbestigan kung sino-sino ang nasa likod ng operasyon ng paggawaan ng pekeng sigarilyo at gaano kalawak ang operasyon nito matapos na matuklasan ang isa pang bodega ng pekeng sigarilyo sa barangay Malabago sa bayan ng mga na nakapangalan din sa isang dong kalugay. Noong nakaraang linggo, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng NBI Intelligence Division Manila Office at BIR ang paggawaan ng pekeng sigarilyo na nakapangalan sa isang dong kalugay na pinaniniwala ang dami ng isang opisyal sa lalawigan at John Doe. Kung saan ay natuklasan at nakumpiska ang bulto-bultong sangkap ng pekeng sigarilyo, mga pekeng tax stamps at mga kagabitan sa paggawa ng sigarilyo katulad ng mga packing machines, foil, tipping paper at cigarette paper. Mula sa Pangasinan para sa Eaglenews, Nora Dominguez, IMONE 25.